between the Bleed Esports and Brynn Esports. Game number 2, let's see kung may pupush pa ba to ng Bleed into a game number 3 or Brynn Esports. Itatapusin na to, men, para sila na ang makaharap ng Archives. Yun na nga lang din yun. Pero napaka-early nung Hoke JPL against FlapTZ dito for a potential first blood. Nga lang hindi, kasi nasustain pa lang din naman yun ni Flap. Nako, yan, no? Ang gusto ni Few, tsaka na, I mean, ang gusto ng Brynn Esports dito, mag-level 4 agad si Few, men. Tapos mag-isa lang si Ogwen sa may bandang middle lane. Oh, teka lang, FlapTZ, may na-stand. That's going to be the two members of Bleed Esports. Pero naman talagang pinagtutusok nila dito, Deck. Munti ka na siya doon, men, ha? If ever talagang tumuloy ang Brynn Esports, kasi ang bilis nila mag-level 4 dito, tol. Kasi yung ginawa nila, hinati-hati nila yung XP ni KyleTZ, ni FlapTZ, Ogwen, and Few. So si Few, sasama sa XP laner sa top lane para kumuha ng XP catapult. Tapos ito namang si Ogwen, eh, magsasolo lang sa mid lane para sa kanya lang lahat ng XP at gold. Sa gold lane nga, sobrang... Solo lang nila yung linya nila, pero sasama na lang din naman dito, of course, si JPL. So, yung mga hooks din kayo tumama eh. So, I think at that starting, iba na yung pressure when it comes to JPL. Oo. So, mahirap talaga yan, men. Let's see, ladies and gentlemen, kung ano ang magiging mga next moves ng ating mga team dito. Pero for me, yung Bleed Esports kasi... Para sa akin, tol, para sa akin medyo okay yung lineup nila ngayon compared kanina. Well, okay naman din yung lineup nila kanina. It's just that ang hirap kasi kapag ka nag-fall down eh. Pero ngayon, since meron naman silang meron silang Franco and Beatrix, I think the story will be new para sa side ng Bleed Esports, pero KyleTZ with the stun and the lethal counter against doon sa ating turtle, no? Kaya naman makukuha and walang magagawa doon miss sa gitno kasi alam natin Masha, ang kaya lang gawin yan, men, is talagang maging makunat at maging punching bag para sa side ng Brynn Esports. At mangulit-ngulit lang. Pero in terms of objectives, talagang Brynn Esports pa rin talaga yung nangunguna. But for now, guys, 2.5 minutes, as we can see, masusupress si KyleTZ dito. Kailangan makataas low on HP at hindi na lang din. That's going to be our first blood for Bleed Esports. Nako. Bleed Esports ang makakuha ng first blood. Magandang senyales para sa kanila. Masyadong lumalim si KyleTZ. So, tingnan natin to la kasi Bleed Esports parang okay. Gamay nila yung Franco ngayon. Ogwen and Few. Pwede siyang actually simulan nila Deck at ni JPL dito. Kaso nga lang ang problema, wala kasi si KyleTZ. So, mahihirapan yung Brynn Esports dito to actually... talagang mapitas yung mga members ng Bleed Esports dito, no? So tingnan na lang natin lana pagdating ng next turtle kasi nung first turtle walang nagawa yung Bleed eh. Na-zone na naman sila eh. Yun na naman yung story eh. But for 4 minutes mark, as we can see, guys, medyo kalmado pa yung mga pangyayari dito, tamang position lang. Mm-hmm. And of course kay KyleTZ, more on objective siya kanina nga lang, sobrang lalim niya kanina. Oo. Talagang dinalawa niya rito yung Bleed Esports. Nagbabakasakaling makasteal, pero hindi na pagbigyan eh. Hindi, kasi mahirap nga eh. Tawag dito, yung Brynn Esports kasi, tol. Kung yung Lancelot, king of objectives, ganun din ang Balmond, tol. Lethal counter sabay retry, talagang kanya na yun eh. Pero ang gagawin lang dito ng Brynn Esports is talagang pahirapan si FMM. Ang gusto lang kasi dito ng Brynn Esports, katulad kanina, tol, chill play lang, tapos kapag nakakuha sila ng enough items, doon na sila papasok. So, in terms of getting this objective, ilista mo na, Brynn Esports, talagang hindi nila papaisahin yung Bleed Esports dito. Man. Walang isa. Kasi ngayon, nag-zone out na agad dito yung mga members from Bleed Esports. FlapTZ, nandun na naman siya. At walang magagawang Bleed. Libreng-libreng turtle to for Brynn Esports. Now, Brynn Esports. Pero looking at sa gitno, sa may top lane, ako pwede siyang bigyan yan, men. Kaso na final slash ni FlapTZ. Tinamapan ng recall. Here goes the ikot-ikot lang coming in from KyleTZ. May lethal counter ba? Wala kasi nagamit dito sa turtle. Napakabilis lang din naman talaga ni Zagito. Pero lang. May dash kasi si KyleTZ. And now, sa nakikita natin, 84% win rate for Brynn Esports right now. Meanwhile, Bleed Esports nasa men. Nag-zero bigla. Hindi mo nakita. Hindi ko nakita eh. Pero 1-1. 5 minutes. And again, guys, ang hirap. Ito, sobrang tagal. Talagang ni-utilize dito ng Bleed Esports na may ceiling.
Si Kyle Tizzy. So sige, patagalin lang natin to. May ceiling naman si Kyle eh. Kaya lang natin, mamaya wala ka nang gagawin sa atin yan eh. Oo. Oh. So, huh. Flap Tizzy. Talagang tinatanggalan niya na ng karapatan dito, no? Si Sagit na mag-farm. So, ang pwede na lang kunin ni ano ng Bleed Esports is talagang ito yung kanilang mga objectives. Meanwhile, Brent Esports, talagang ganun pa rin min eh. Uy. Tago-tago factor. At saka may hirapan din lalo si Dick dyan kasi alam naman natin, nili si Dick. And the more na lumalapit ka sa Balmond, the more na mas nasasaktan kami. Kaya layuan mo. O layo. Pag pinipilit mo yung sarili mo, lalo ka nasasaktan. Kaya layuan mo. Oo. Kaya dito kailangan lalayuan mo sino yung nagpapasakit sa'yo. Pero speaking of pasakit, may hit na naman pero walang follow-up damage. Yung tower lang din naman makapagbigay na sakit kay JPL. At siya pa, yung potential na mapick up dito flickers away kay Ogwen. Hindi tamaan dito na napakatas sniper kay FMM. Grabe, predicted nila dito yung mga pwede nilang mercy from Bleed Esports. Akala ko nandun na naman si Flap Tizzy. Pero hindi, man. Si ano pala yun, si Kyle Tizzy. So, looking at this one, talagang overpowered ni Flap Tizzy si Sagitno sa may top lane. Nahihirapan si Sagitno dito to actually pin down some of the goods ng ating mga minion wave flow. Kasi nga talagang merong threat kasi. And now, a turtle plus a gold laner para sa side ng Bren Esports getting that Beatrix. Si FMM, talagang hindi ko actually nakita kung paano pinatay nila nila Super Marco. Basta ang alam ko, man, bagsak. Bagsak? Isa? Oo. Bagsak isa dito. Yeah, pero taps. Two, one, medyo matumal sa mga ano dito team fights ha. Di kasi ganun lang flourish na simplihan lang natin to. Kasi ganun lang talaga to, Lee. Ang gusto lang kasi ng Brent Esports. Okay, ano? Sige. Farm tayo, kuha tayo kills. Basta ang malaga, hindi natin sila papakuhaanin ng objectives. Tulad nito, kasi the more na objectives na nakukuha ng Brent Esports, lumiliit nang lumiliit yung mapa ng Bleed Esports. Kasi syempre tol, kapag turtle meron silang shield and XP. Siyaman mo na rin yung gold. And sa mga turret takedowns din, kasi hindi rin makapasok yung Bleed tol eh. Imaginin mo, hindi nga kayo makapag makakontest sa turtle. Eh, what more, makakontest pa ba kayo sa turret nyo? Ayun lang. Pero to, speaking of contest, wala na may kakontest sa ibang taas. Pwedeng ipin down yung first turret. Pero right, 7.5 minutes. Talagang dadalawan nila tong top dito to. Wow, talagang bibigyan nila ng matinding rotation dito. As sa Gitno, walang magagawa. Walang magagawa sa Gitno dito. All he can do is watch his turret died. Pero kasi ang gusto dito ng Brent Esports is talagang, okay, sige, push natin yung top lane. Tapos sunod natin yung kumukuha ng orange buff. Sabi ni Kyle Tizzy, hindi man, ako na, mauuna na ako dito. KLVJ, nag-aantay lang din naman. Lethal counter para ma-immerse na agad yun. Pero Kyle Tizzy, nahila. Pero luckily, wala dun si JPL. Another hook coming in. Pero wala pa rin namang mauhook sa side ng Brent Esports. And right now, Brent is eyeing to target. I mean, to take down this turret sa middle lane. And kapag napitas na to or napabagsak na ng Brent Esportsmen, ang laking advantage na for their side. Speaking of advantage, ang sakit din naman nung torn apart na yun. Muntik pang masugat si KLVJ. Mabibigyan sana, sugat na pala. Muntik pa siyang mapick up dito, pero 9 minutes more, as the Lord, sinisimula na ng Brent Esports to. Walang kukuha ng vision for Bleed Esports. Lahat may ibang trabaho. Mapipick off libre-libre, walang steal for Bleed. Wala talagang steal, tol. Kasi imagine mo, walang bupronte. Sino bupronta dyan? Nandiyan si, ano, nandiyan si Sagit, no? Nandiyan si Masha. Pero, pag napita si Masha, wala na. Wala na silang pang-target ni Super Marco. So, ang kailangan lang gawin ni Sagit, no, dito is siguro kumuha ng mga turrets. Tapos, likuran siguro si Few tsaka si Super Marco. Kaso nga lang ang hirap eh. Paano mo lilikuran yan? Nandiyan lagi si Ogwen tsaka si Kyle Tizzy. Makulit eh, no? Tapos si Few dito, bato lang ng bato. Yung Lord may bandang itaas at pwede nagtatapusin. Yung Bread in Sports, nandun pa rin naman yung damage. May tulak dito kay Deck. Nalang ngayon, medyo mahirapan. Few, low on HP. Nagbabaka sa kalyo with a hook, pero wala pa rin mahihila. Wala pa rin mahihila. So, maganda yung ginawa ng Bleed Esports doon, especially kay Sagitno. Talagang uunahin niya si Few. So, kasi pag nauna niya si Few dito or si Super Marco, wala na eh. Tsaka siguro, tanggalan niya ng physical attack. So, si Super Marco, no, para at least hindi man lang, magkaroon ng
ma-utilize nila yung Masha sa teamfight kasi talagang hirap na hirap yung Bleed Esports dito. Kung sino ba talagang ipopronta? Hindi nila pwedeng ipronta si Masha kasi nga may trabaho, crucial yung trabaho ni Masha. Hindi din pwedeng si JPL at lalong-lalong di pwedeng si ano, si KLBJ tol. Mahirap naman doon, ang labot lang din yun eh. Ngayon, grabe yung rotation ng Brain Esports. 5-man rotation at binubos yung mga threats. Tier 1 hanggang Tier 2. Wala agad for Bleed Esports. And let's check the damage leaderboard. Nangunguna sa Flap TC dito. Actually, apat ay tatlo para sa side ng Brain. Tapos sa gitna ba yung pinaka may damage sa Bleed? Knowing na hindi nga, wala nga magpapronta eh. Eh, mahirap din pumunta sa gitna. Mahirap din eh. Kasi pag nawala siya sa gitna, open na si Super Marco and si Few. Okay, wala nang threat sa kanilang mga buhay. So, pwedeng-pwede na sila. And si Deck naman, ang pwede nilang talagang gawin dito is yun nga, pumronta siya, kaso nga lang, retry holder kasi siya min eh. Pag nawala kasi yung core ng Bleed Esports dito, wala na, open na agad. Kumbaga, mate na agad si FMM dito, guys. Hindi na kayang palagan ni JPL yan. Kasi, imagine mo, 11 minutes mark, 2-1 yung score. And looking at the items of Bro dito, dalawang core items na lang iniintay niya. I think magano to? Wind of Nature or... Layo ng gold between ano ah, Brody tapos kay Bea. Ang laki ng difference and alam mo kapag ka mas mayaman talaga eh, may head start siya dito. Siguro mga dalawang core items pero naka lang din kaya pag gusto bubugin sa gitno, mapapaligiran lang din naman ng mga members from Brain. Ayun na nga, na-attacking pabalik pero iniwan mag-isa dito, Tokwa! Oh, kasi nga pag masyado nang lumalim si sa gitno, hindi na kayang iligtas ng Bleed Esports yan. Lalong-lalo na, meron silang setup play with the hook and the bloody hunt. Kaso hindi magiging effective yon against Brain Esports eh. So talagang grabe yung, hindi rin in-expect ng Bleed Esports etong Balmond pick. Wala rin naka-expect na ito, tol. Imaginin mo Balmond. Oo, parang diba? Kanina, Bean, bigla, di ba? Well, ang dami nga natin pwede makita kakaibang heroes. O yung mga heroes hindi natin gano'n napapansin. Pero ngayon kasi, hindi nag-work out yung lineup ng Bleed. Inaabangan ko yung mga hook na JPL. Kasi kung dito mama to, mahirapan na rin siyang mag-frontline. So, ang laki sana ng help. If ngayon yung mga times na lahat ng hook sa JPL ay tumatama. Mm-hmm. So, tingnan natin guys ha. Kasi level 2 Lord na ang nakuha ng Brain Esports dito, no? So tingnan natin guys kung madedepensahan pa ba to ng Bleed Esports kasi ang tanging mabilis lang mag-clear ng minion wave flow sa kanila is etong si ano, etong si FMM. KLVJ sige. Pero hindi kasi pwedeng pumronta si KLVJ dito eh. Tingnan lang natin guys sa gitno. Nakaisa gitno ang bola ng Bleed Esports kung paano niya talagang gagawa ng paraan para mabuhay at maiangat yung kanyang team. Si Deck, dinedelay lang si Flap TC sa may top lane pero naipabalik tol. Naku, kumapatay siya dyan. Sobrang delikado ng Bleed Esports, ladies and gentlemen. Pero luckily, makakatakas naman din siya doon. Kyle TC with a little counter. Hindi pa rin naabot yan, ladies and gentlemen. And gusto mo na, push na tong top lane against the side of Bleed Esports. Ay, Lord, meron pa rin dito. For Bleed Esports, kailangan nilang dumepensa na matindi. Nga lang, hindi nakakayanan yata ito. Sa gitna lang din naman dito. Uy, sino yun? Nga lang may hook. Ngayon, pata mama. Nakakuha lang naman ng isa rito yung Bleed Esports. Flop will be taken down. Grabe. Sa gitna low on HP. Nasagip naman dito ng Cloud Altar. At kahit na paano, nga lang si JPL nasalasihan. Naku, nasalasihan mga kaibigan. And Brain Esports will lock this turret out. And Brain Esports, nasa bagda ba nila ito mga kaibigan? Pero sabi ng Bleed, hindi, papalag pa rin kami. Uy. Pero with the torn apart memory kills the two members of Bleed Esports. And right now, Brain Esports will take this game number 2 and the clear